Natatandaan niyo pa ba yung taong binigyan ng credits ni na Coach TikTok at ni na Carl TC noong nakuha nila ang kampeonato ng MPLPH noong season 13? Yung taong na-share ko sa inyo noong nakaraan na ang pangalan ni Coach CJ na siyang naghahawak namang talaga ng MDL team nitong Echo pero tumulong sa MPL team nila mismo nila para umalalay nga kay Coach TikTok. Abay nakakagulat lang na siya ay nabigyan na rin ng credits na mula sa pambato ng Africa na siyang kakakuha lang ng slot para sa IESF at sila nga ang magre-represent ng kanilang bansa, isang qualifiers na lang ang kailangan. Pero teka, kamusta ka batang? Balita ko, gusto mo ng kwento ha? Itabi mo at ako na, kaya ano pa ang inaantay natin? Umpisahan na yan, tara! Unang-una, dumako muna tayo rito kay Coach CJ na kung saan itong taong ito ay una kong nakita sa ako pa na JNA Esports bilang kanilang mid laner noong kasagsagan ng Tambay TV Tournament. Ibig sabihin noon na isang player rin nga talaga itong taong ito bago siya tuluyang maging isang ganap na coach sa MDL team nitong Echo. Pero yun na nga nagkaroon ng qualifiers sa Africa para malaman kung sino ang kanilang ipapadala sa IESF at dito nagpakitang gilas itong koponan na Mavericks Esports na hindi talaga kilala pa sa larangan ng MLBB. Kumaga ni hindi pa nga sila nakakatungtong sa international tournament at ni hindi pa nga sila nagkakaroon ng sariling profile sa mismong Liquipedia kaya medyo mahirap rin talaga makilala itong mga taong ito. At hindi mo rin mapapansin ang team na ito dahil nga masyado silang malayo. Ngunit ang nagpa-espesyal sa kanila ay dahil magulat ka sa draft na kanilang ginagawa na parang kagaya nitong last match nila patungo sa IESF. Na kung saan ang rumor lang naman na ginamit nila rito ay ang Yin, tapos ang mid laner naman nila ay ang Hellcart na ang jungler ay si Carmilla. Kumbaga yung Gold Harit at XP Darisla at Carmilla Jungle ay napapanood naman na talaga natin kahit sa PH meta. Ngunit itong Yin at HC Mid ay tila kakaibang matatawag nga sa meta nitong team na ito. Dito na tuluyang nambalagbag ang kanilang koponan na natatapos nga ito sa score na 23-7 at talagang malayo ang naging agwat ng team ng Mavericks Esports kumpara sa kanilang nakalabang koponan. At dahil sila nga ang tunuyang nakakuha ng panalo, abay sumala nga sila sa interview at dito ay sinabi ng isa nilang membro na si Swag na yung draft nga di umno nila ay nagmula sa isang PH coach na si Coach CJ ng Echo. Hindi na natin alam kung paano nakarating sa isang African team itong taong ito ha, pero nakikita kong matulungin talaga siya sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman na malamang gusto rin kumuha ng solidong experience pa nitong taong ito kaya siya nag-e-explore sa ibang mga region. Ang koponan ng Mavericks Esports ay sasalang pa sa isa pang qualifiers. Kumbaga ito na yung pinakahuling pagdaraanan nga nilang quali bago tuluyang makapasok sa IESF na siyang maglalaro sa Riyadh. Pero mabalik tayo rito kay Coach CJ. Ang Echo kasi ay naghahanap na ng panibagong MDL coach nila na ibig sabihin nito malamang iaakit na nila itong si Coach CJ sa mismong MPL team nila at sa katunayan, binibiro na nga siya ng ilang mga membro ng Echo na siya ay nakakuha na ng kanyang passport na malamang ito ay dahil sa paglipad nila sa MSC. Pero ang kasunod dito, dumako naman tayo yung muli sa C9 na kung saan nakalaban kasi nila sa rank game ang GameLab na alam nating isa ring palo na MDL team dito sa Pinas. Ngunit kasama ng GLab ang isang dating pro player na si Aaron na malamang yung iba hindi siya kilala pero yung iba ay natatandaan pa rin ang taong ito. Pero sa mga nakakalimot ha, o hindi siya kilala, abay itong taong ito ay kilalang kilala noon bilang isang player ni Boss D sa MLO ako na kung saan siya ay hinangaan na noon bilang isang magaling na Selena user at sakto na yun masabi kong siya ang pinakamalakas na player ni Boss D noong mga panahon na yon. Nagkaroon nga lang talaga siya ng problema sa bootcamp ni Boss D kaya siya tuluyang umalis na ang huling update nga sa kanya ay nagkakasakit nga di umano itong si Aaron.
Nag-focus na lang talaga siya sa pagiging content creator. Kumbaga kung itong taong ito ay nagtuloy-tuloy noon sa bootcamp ni Boss D, malamang siya yung nasa katayuan ni H2 noong nakilala ito at naging jungler ng NXPE. Pero ganoon pa man, nakalaban nga nila ang C9 na kung saan walang basic na kasama sa lineup ng C9 noong game 1. Pero dito ay nakita nating nag-dominate itong si Aaron, at kung noon kilala siya bilang si Lena Gods, abay si Leslie naman ngayon ang dinala niya sa top global. Hindi lang basta top global itong taong ito, dahil top 1 nga mismo siya na may 10k MMR, na ibig sabihin hindi ka na magtataka kung bakit nabalagbag talaga niya itong si ISO na siyang tumatayong gold laner ng C9 noong mga oras na yon. Pero nung pumalit na rin nga si Basic ay nakalaban nilang muli itong G-Lab na kasama pa rin si Aaron, at dito maging si Basic ay tinalo nitong lineup na ito, na syempre alam nating ang Game Lab ay isang MDL team pa lang dito sa Pinas, na kung saan sinamahan pa nga sila ng isang player na hindi naman talaga nila kasama sa Game Lab. Kumbaga man, sabi nating pagdating sa chemistry ay lalamang dapat talaga rito ang C9, pero ang resulta nga ay bumasi lahat para sa G-Lab na kasama si Aaron. Pero kabataang may mga laban rin naman itong C9 na talaga namang palong-palo ang kanilang mga membro, na kung saan katulad na lamang ng nakatapat nila sina Saida at Jungler rin nga ng Echo, at kapalitan ni Carl TC na kung saan tinipihan pa nga nila mismo ito sa mukha bago tuluyan nilang tapusin. Kumbaga itong C9 ay talagang dumaraan sa matindihang proseso, at dito mo rin makikita na yung competitive scene sa NACT kumpara sa rank game ng Pinas ay tila nagmimistulang dito pa mas natututo at mas nauhubog ang koponan nitong sina MOBA Zane. At sa katunayan, nagtataka na nga lang talaga ako dahil 13 days na nga ang nakalipas pero hindi pa rin nagla-live si Zane sa kanyang YouTube channel, na malamang focus lamang ang taong ito sa kanyang paggawa ng chemistry para sa team. Pero kabatang, yung kay The Bronze Standard Milo, abay kong pagbabasehan ha, yung huling live niya kagabi na may tatlong laban, una yung Benedetta Tanso, pa rin si Kuya Mo katapat ang edit. Pangalawa, nanalo sila at naging maganda ang standing nitong si Milo, pero hindi nila kalaban dito sina Aaron ha. Pangatlo, ito yung nakalaban ulit naman nila sina Aaron, na si Basic na ang naglalaro sa C9 at hindi si ISO. Pero natalo nga silang muli at hindi na niya ipinakita dahil rekta end live nga agad si Kuya Mo, pero malamang Tanso ulit ang nakuha niya sa laban na yon. Kumbaga, ang mapapansin mo rito kay Milo ay nagre-reflect lang yung performance niya sa kung ano ang performance ng kanyang mga kakampi. Kumbaga, halimbawa, lumamang si Zane, matik lalamang na rin itong si Milo. Kumbaga, wala pa sa kanya yung masasabi nating buhat factor, na ito yung pinakakailangang matutunan nitong taong ito, lalong-lalo na't XP laner kasi ang kanyang hinahawakan. Alam mo kasi natin kapag XP sila yung pinakagumagawa nga ng plays, lalo na pagdating sa Turtle at Lord Fight, na parang Sanford at Flop TC na talagang nilikuran ka at kukuha ng kills, tapos lalabas sa team fight na halos piso lang ang HP, mga outplay pa. Kailangan magkaroon ng sariling buhat factor itong si Milo, yung tipong matalo man sila pero maganda ang performance na kanyang ginagawa, yung may sarili siyang galaw at hindi lang nagre-reflect sa kanyang mga kasama. Na kung ako rito kay Milo, tatanggalin ko rin muna ang pagla-live, tapos magfo-focus ako sa sarili kong pagbabatak, dahil alam naman nating hindi biro ang tournament na kanilang pinaghahandaan sa ngayon. Kumbaga, paglaanan niya lang talaga ng oras yung pagpapalakas ng kanyang micro skills, yung tipong iintindihin niya lang talaga ay ang sarili niya, at huwag na munang magbase sa mga sinasabi ng iba kundi sa mismong feedback na lang talaga ng kanyang mga kakampi. Dahil kung mababasa mo ang mga comments sa kanyang live, abay talaga namang inam at makaka-tilt pa nga ito para sa kanya. Kaya dapat ang mas tuunan niya ng pansin ay ang sarili mo ng pagpapalakas kesa sa komento ng iba. Dahil sa tingin ko ay hanggang dito na lang muna ang ating kwento patungkol sa pagbibigay ng credits sa isang PH coach mula sa team na nagmula sa Africa, at pati na rin sa pagkapagbalagbagan pa rin ng C9 sa rank game ng Pinas.
Yun lamang po at maraming salamat. Stay updated at parating mag-iingat. Mahal na mahal ko kayo. Legit at big time.